Una, ano po ang latest sa sinasagawa ninyong investigasyon sa kaso na ito? Meron po tayo mga ginagawang investigasyon dito, no? Kasi meron nawala dito sa ating biktima. Pero sa ngayon po, hindi ko po masabi ito sa publiko at para hindi po ito magkaroon ng problema in the investigation po. Major, meron na po ba kayong nakikitang motibo dito sa krimen? Initially, kasi ang case natin dito is yung robbery with homicide. Unang-una, may nawala sa kanya, yung cellphone niya, at saka yung cash money, amount of 10,000 pesos. Yun ho, para matukoy natin ang mga suspect, nahirapan po ba kayo o meron mga ebidensya at meron kayong testigong hawak na makapagpapatunay na sila o siya ang nasa likod ng krimen, Major? Sa ngayon po, meron tayong person of interest na sinusundan natin at meron naman nakikipag-coordinate din sa amin, itong kamag-anak o kaibigan itong victim natin at may sinasabi nga sila na meron yung person of interest natin is ready makipag-coordinate sa amin o makipag-cooperate. Initially, para lang linisin yung pangalan niya. With regards naman dito sa CCTV at saka sa iba pang ebidensya, wala pa tayong malinaw na nakukuha para dito. Pero meron tayong ginagawa makarecord natin, pinasa namin with regards to technical investigation. Mag-aantay kayo ng resulta nun. Chief Inspector, balikan ko lamang yung crime scene. Nung ito po ay inyong inibestigahan, meron ho bang first entry kayong nakikita? Papaano ho nakapasok o papaano napasok ng mga salarin ang silid ng biktima? According sa officer ng case natin na nagandang sila ng crime scene, eh, wala namang kasi silang nakikita first entry. Chief Inspector, gaano katagal na po kayang patay ang biktima bago po madiskubre ang kanyang labi? Base naman dito sa personal interview natin, no, kasi nakuling nakita itong biktima natin noong October 5, mga alas 10 ng gabi. Kaya kung titignan naman na kung makikita natin yung itsura nitong biktim natin, maitim na yung pangtaas niya, yung shoulder hanggang sa ulo. Maitim na siya. Kaya more or less, may be 6 hours yan kung titignan natin yung itsura nitong biktim natin. Chief Inspector, may autopsy report na po ba ito? At ano ang lumalabas na cause of death ng biktima? Initially itong initial na sinabi pa lang ito sa amin ng sa autopsy, may dalawa siyang tawa ng sakap sa dibdib. Tapos nakatali yung kamay niya na nagagaganan niya. At the same time, meron din tali yung nakatali ng good morning towel yung dress niya. Hindi pa lang natin Mario ba namin malaman, Chief Inspector, itong binabanggit ninyong yes. Hindi lang natin matatamin dito kung ano ang unang nangyari sa kanya, kung na-strangulate ba siya or sinaksak muna siya bago siya binigtig. Chief Inspector, maaari po ba namin malaman, itong binabanggit ninyong person of interest, ito po ba'y taga-roon din sa gusali o dito po sa bisinidad lamang ng crime scene na umuwi? Sorry, hindi siya tigaroon eh. Hindi siya nakatira doon, pero malapit ang pinagtatrabahuhan niya doon sa lugar na iyon. Meron na ho bang pagpapamalas ng interest itong binabanggit ninyong person of interest na lulutang sa headquarters ng Manila Police District Homicide para ho ibigay ang kanya sarili at isuko? Oh, actually, kanina, antay nga namin siya ngayong araw na to kasi tumawag nga siya, nakipag-coordinate siya dito sa kamag-anak ng victim natin, sa kaibigan, sa kamag-anak ng victim na gusto niya ngang linisin yung sarili niya kasi mukhang nararamdaman niya o may nakarating na salita sa kanya kung siya person of interest siya. Kaya nakipag-usap siya doon at itong kaibigan naman niya at kamag-anak din nila, nakipag-coordinate kami na sabi na pupunta siya dito sa opisina namin. Chief Inspector, huling dalawang tanong, ano-ano po yung nawala dito sa biktima? Para kung sabihin natin isa sa mga angle ng tinitignan ay robbery. Ang tinitignan, ang nawala sa kanya, no?
positive sa investigasyon natin is yung one unit vivo cellphone. At saka yung cash money niya amounting to 10,000 pesos. Isa lang po ba kaya ang salary na gumawa nito o maaring higit pa? Sa itsura ng victim natin, eh, hindi bababa ng dalawang katao itong gagawa nito sa kanya. Para kasi maitali pa yung mga kamay niya, yes, go ahead. Gawin niya maitali rin yung leg niya. Mga puso, ang hepe ng Manila Police District Homicide Division, si Police Chief Inspector Rommel Anicete. Maraming salamat, Major. Magandang hapon po. Magandang hapon, Sir Emil. Thank you.